7. I'll be using the old chapter tonight. But we will only read verses 1 through 7. Sa Amerika, ang mga choir, walang kopya ay may PowerPoint sa atin. So, basit, gawin natin yan. Kaya minsan, putang tayo ng mga screen dyan. Hindi nga lang ganyan, para mabasa nga nga. Mag-device na ito ang ito ng mga music. Proverbs 27, 1-7. Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. So let's have a word of prayer. Lord and Father of night, again we thank you for sustaining us throughout the week. Yes, Lord. Amen. I'll be talking tonight on this subject, 7 double dose to avoid decay in our spiritual life. Pag video dedicado ng inyong physical at ng doktor, ikaw sa doktor, double dose na. Hindi kailangan na panunuraan ang Christian life na ito sama sa usapot ng masakit ito. No? Dapat ang mga biktima ng decay. Kaya wala na yung loob na gata, wala na kadasin, kalimpal sa pagpangalaga. So Solomon has given us 7 double dose to avoid spiritual decay in our Christian life. So I mentioned the 7 one by one. Number 1, look at verses 1 and 2. Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Let another man praise thee, and at thy own mouth, a stranger, and at thine own lips. Number 1, don't boast nor brag. Selfish attitude. Gusto na ito pwedeng bida. Amen? Gusto na ito pagalingon ka nun ay ang naas at luna. So para iwasan, I want sa boss ka o nag-grab ka, no? Kung sa mga nangyari, iaso naman sa iyong sulat. Pride coming before destruction. Full. God bumaw niya bago ang kabungkagan. So boast not thyself of tomorrow. Sa nipon yung masagot niya ni ayaw pamanda sa inyong bumpa. Ayaw panipulo daan kay wala na kay balokon sa bumpa. Amen. No? Nobody knows 1 hour from now. So kung saan may tabo. So iwasan. Dahil ako na makadalang detail sa ating spiritual life. Nor, even sa verse number 2, let another man praise thee and not thine own mouth, a stranger and not thine own lips. So don't grab. To grab means imo kita masigrad ko ang mga pagaling. No? Let other people
praise you. Amen. For to mend you. Ayaw yung mga mismo ikaw nag-alsa sa mukhang ko. Kung may naging problema ng mga dakilang Kristohanan na wala na sa pagpangalaga. Kahit nag-suprema na, hindi na mga kwan, hindi na makita ang humility. Number 2, verse 3 and 4. A stone is heavy and the sun waiting, but a fool's wrath is heavier than dead wood. Wrath is cruel and anger is outrageous, but who is able to stand before envy? You underline the word wrath or anger, and then the other is envy. Number 2, look at those. Don't be angry nor envy. Ayaw kasuko o ayaw sina. Manikapati mo kung makita ka sa uban. Better na embrace mo sila o makatayo mo kaysa maglapan ka, magsina-sina ka. Huwag nang isa sa sakit sa Kristohanan na nagsina. In useless. So, ano yung mga diyan ni Solomon? Ayaw kasuko. Na walang tao na dito kasuko. But concern Ephesians, let not the sun go down upon your wrath. Ayaw patunoy ang adaw. Kasuko ang karoon, magbuha, magtunod sa adaw, religion, reconcile. Amen. Delikado, madalang na sa panig mo, pangunguting na ba? Kailangan, hindi mo na isidol before the set of the sun, before sunset. Let not the sun go down sa panurang. Maybe po kailang masuko, pero ayaw ko at mahangkot sa ako. Naku na katuig. Suko ka lang di ako. Makes you one and healthy. Amen. Kanang nagkinabuhin ka sa kasuko, inside sa inyo, maaaring kasamay ka, pero inside, nag-problema ang inyong kinabuhin nila. At itikado ang imo mag-physical na pagkasuko ka, dahil ka mag-tigulang. Naling ka mag-purino. Nagkain ng mga gulong-gulong sa naroon mo. 25 na pala, dito na. Kanawang ka, dito na. Diba ka rin yun? Bibi-face pa niya ito sa iyo. Ha? Kapadyo, okay lang ba? Okay. So don't be angry nor envy. Number 3. Open rebuke is better than accepted love. Faithful are the wounds of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful. And it's a verse number 10, thy own friend and thy father's friend forsake not. Ang punto ko dito is this, don't reject nor forget a friend. Pag nirebuke ka sa tama, don't reject them, don't be mad. Amen. Don't be unsanit, mad. Paano may nalimbala kang utapang sa iyo? Alam mo, ang kita na lang naupod at hana ang lakot ng mong siya. Huwag ka ka mag-umoy. Kung siya ka ang pingin niya na, huwag mo ka ayaw niyo. Matay ba mo ka na kamay lugaw? Kamiya na mo. So open review is better than secret love. So don't reject nor forget a friend. Maaaring ngayon, hindi mo siya kailangan. But later on, maybe the next 2 years. Maybe the next 4 years. Maintain friendship. A good friendship. Minsan eh, nangigala lang ka at may makuha ka sa uban. Bili ang dapat igala na may mahatag ka sa ila. Amen. Na may mayukabag ka sa ila. Diba, brother? Julian? Friendship. Hindi ka nakipag-igala ay manahatang may nakuha sa inyong igala. Hindi ikaw ang makatabang sa inyong igala. Amen. Number 4.
11, my son be wise and make my heart glad and delighted that I may answer him that reproached me. That's verse 11. A prudent man foreseeth the evil and hideth himself, but the simple pass on and are punished. Take his garment that is worthy for a stranger, and take a pledge of him for a strange woman. Now, ang context niya, number one, sabi niya, be glad. Diba sabi niya niya? My heart be glad. And then, pagkauman, kailangan, you have to foresee evil. So, ito ang punto, number four. The fourth double dose. Don't be sad, nor bad. You have many things to be happy. Amen. You have many reasons to be happy. Manaman nga ang kalibutan, malipahin kaysa sa mga Kristohan. We ought to be a rejoicing people. Amen. May naatang dapat ikalipay, manaman, palangit na ta. Amen. Di na tao was spent eternity sa Carlos and Diego. Our sins are forgiven. Amen. So we ought to be happy. We ought to have a glad heart. And at the same time, not only don't be sad, but don't be mad. Amen. Amen. Don't be like the Robin Padilla. Si Bato. So pinakailangan magiging matalino ka sa ato ang mga kinabuhi. That's number four. Another double dose. Number 5. Verse 14 and 15. He that blesseth his friend with a loud voice, rising early in the morning, it shall be counted a curse to him. A continual grumbling in a very rainy day and a contentious woman are alike. Number 5. Don't be careless nor contentious. Amen. Ayaw ko ang sinag-curtis sa Siguan. Kanyang barahala, patata, walang management sa iyang kinabuhi. Mag-curtis ka, pamahala ka. Mga curtis. Bahala na mo siya. Inamlang, baldibib na lang. Baldib your time, your talent, your money, danan. Pag-careless ka minsan, isa ka kanyaw, pagka-upang, wala na. Amen? Amen. And then, dito lang sa ligan sa mga tao, pag-careless ka. May mga sila ko sa maninga, mulang wala na nito. Eh, nasan ang katabuan niya na. Pag-careless na tao. And then, at the same time, don't be contentious. A continual prophet in a very rainy day and a contentious woman are alike. Sabi sa dropping ng rainy day, ang contentious woman, walang di, una-una, hindi ala, sige, pangaway na lang, pangaway na lang, di kalimay ko din makapangaway. May tao nila na. Sa pamilya, sa umahan sa inyo, di malipay ko din makapangawal. Nabot na mo. Malipay ko may kaaway na. Okay, number 6. Doon, verse 18 to 20. For even the big tree shall eat the worker up. So he that waited on his mother shall be honored. As in water, grace answered the grace. So the heart of man to man. Hell and destruction are never full, so the eyes of man are never satisfied. Number 6, don't be lazy nor greedy. Ayaw pagiging lazy. Iyon dihan sa atong nabasa, o so keep it the big fish and eat the fruit thereof. O, huwag mo na siya galagaan, mamunga na o
isip ka kung saan na makukupo, kung saan na buhang